Balikan po natin ang balita tungkol sa paglilipat ng kulungan kay Janet Lim Napoles. Todo higpit ngayon ang seguridad sa Fort Santo Domingo at giit muli ng mga otoridad doon. Walang special treatment para sa kanilang bagong preso. May ulat on the spot si Isay Reyes. Isay? Maris, pasado alas 6 nga ng umaga nang mailipat dito sa kanyang detention cell sa Fort Santo Domingo itong si Janet Lim Napoles mula sa Makati City Jail. Bulag ang media kung saan partikular isinakay si Janet Lim Napoles nang ilipat mula sa Makati City Jail kanina. Security precaution daw ito ayon sa pulisya kaya hindi nila pwedeng idetalye. Pero sa mga litratong ni-release ng PNP-PIO, matitiyak daw na nasa loob na nga si Napoles. Makikita ang kinukuhaan siya ng blood pressure dahil may alta presyon daw siya. Ito ang parehong gusali kung saan idinetine sina dating Pangulong Joseph Estrada, Senator Gringo Honasan at MNLF Chairman Nur Misuari. Nakatakip ng asul na sako ang palibot ng detention house para siguradong di makita si Napoles mula sa labas. Mayroong dalawang security personnel sa lugar na buong araw magbabantay kay Napoles. May katamtamang laki ang bahay. Wala raw masyadong laman maliban sa plastic na mesa, silya at double deck na kama. Malaya raw makakakilo sa loob si Napoles pero gaya ng ibang nakakulong ay kakailanganin niyang sumunod dito sa pulisya kung saan matapos siyang maghapunan ay ipapadlock siya dito sa kanyang kwarto at kinabukasan na muli bubuksan. Diabetic si Napoles. Kanina nang ilipat siya, maayos naman ang kanyang blood pressure pero magiging maselan daw ang kanyang pagkain. Ang floor area ng detention place is 88 square meters. So there are two rooms, saka may sala. Yung room niya is something like 25 square meters. Tapos merong ano yun, walang aircon yun. Nakaka-move siya freely inside but night time, pinapasok na siya doon sa room kasi meron ring padlock. Pinapadlock rin. Kasi in fact, ano rin yun, sinasabi nga namin, walang special treatment yun. Pagkain rin para sa diabetic but the worth of the food is the same, 115. Samantala, Maris, kinukumpleto pangaraw itong CCTV cameras na itatalaga dito sa loob at labas ng bahay kung saan nga maglalagay si Napoles para siguraduhin yung kanyang seguridad. Ano? At sa ngayon, limitado lamang daw sa pamilya, sa abogado at sa doktor ang pwedeng makabisita dito kay Napoles. Kung sakaling may mga bibisita sa kanya na kanyang kaibigan ay kakailanganin para humingi ng permiso. Susundin nila, Maris, yung normal visiting hours which is from Tuesday to Friday, 1 to 4 p.m. ito at from Saturday and Sunday naman, 7 to 11:30 in the morning at magre-resume naman ito ng 1:30 to 5 p.m. Maris? Isay, mukhang iba na rin ang magiging case nitong asawa ni Ginang Napoles kung saan nararian siya kasama pa rin itong si Ginang Napoles at hindi susundin yung regular visiting hours na binanggit mo. Maris, nilinaw nila na for this day lamang pwedeng magstay itong asawa nga ni Ginang Napoles with her itong buong araw na ito, yung simula nang ilipat siya dito dahil merong turnover na ginagawa. Ito kasing asawa ni Ms. Napoles, yung siyang nag-i-inject sa kanya ng insulin 3 times a day. So, ini-endorso itong impormasyon na ito, maging yung proseso dito sa mga doktor at nurse ng SAF. Gayun din, ito namang mga SAF ay ino-orient din or binibigay yung mga polisiya dito sa asawa nga ni Ms. Napoles. Ito kasi yung policies ng BJMP just in case na may mangyari na untoward incident. So from this day on, hanggang narito sa Fort Santo Domingo, si Mrs. Napoles ay susunod na rin itong kanyang asawa dito sa normal visiting hours. Ganun din yung kanyang pamilya, abogado at maging yung kanyang mga doktor. Maris? So kapag umalis na itong si Major Napoles, yung asawa nga ni Ginang Napoles, at susundin na yung regular visiting hours, sino na nga nakatakdang mag-inject ng insulin kay Ginang Napoles? After nitong pagbibigay niya, no, pag-endorso niya ng impormasyon dito sa proseso ng pag-inject ng insulin, yung mga doktor na po ng SAF ang siyang mag-i-inject dito kay Mrs. Napoles. At yung kanyang close-in security, yung dalawa na babae na miyembro rin ng SAF, sila naman yung talagang mag-hands-on dito kay Mrs. Napoles just in case na may mga emergency o ano mga untoward incident ang mangyari sa kanya, Maris. Isa, ilang sa mga dahilan kahapon kung bakit hindi natuloy nga yung paglilipat yesterday kay Ginang Napoles eh dahil nga sa pagkakabit pa ng mga CCTV. Ngayon sinabi na hanggang ngayon in the process pa rin ang pagkakabit at ang isa pang dahilan ay yung pagdaragdag ng mga rehas na bakal dun sa pagkukulungan nga nitong si Ginang Napoles. Ngayon ba ay kumpleto na yung mga rehas na bakal na yon?
Maris, hindi nila kin-larify, no, kung yung rehas ay kompleto na dun sa kanilang target siguro na dami. Itong mga rehas na ilalagay dito nga sa paglalagakan kay Ms. Napoles. Pero yun daw security na meron ngayon ay okay na para nga mailipat siya dito. Kaya nga kaninang umaga ay nilipat na siya dito. Pero yung CCTV cameras, hindi pa raw kompleto hanggang sa mga oras na ito. Ayaw nila sa atin sabihin eh, kung saan particular nakalagay yung mga CCTV cameras dahil security precaution din daw ito. Pero dun sa CCTV cameras, sigurado tayo dyan na nagdadagdag pa rin sila hanggang sa mga oras na ito. Pero dun sa mga rehas na bakal na ilalagay doon sa labas ng bahay, hindi natin alam kung pwede pa silang magdagdag. Pero base nga sa mga litrato na ipinadala ng PNPPIO ay meron na tayo nakikita na mga rehas na nakatalaga nga doon sa mga bintana, sa pinto, maging sa ceiling nga nung bahay kung nasaan si Mrs. Napoles. Maris. No, although kahapon binanggit din ni Secretary Marrojas na mukhang yung ilan sa mga CCTV na ilalagay daw sa may bukana nung kanyang pagkukulungan at doon sa mismong visiting room. Maraming salamat sa iyo, Isay Reyes.